Hindi mo na ba nararamdaman yung muscle pump sa bawat exercise na ginagawa mo? Maging ang muscle soreness ay wala na rin. Ganito ang gawin mo. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your... Sa tuwing nagbubuhat tayo, normal lang na makaramdam tayo ng muscle pump at muscle soreness paglipas ng ilang araw. Na ito naman talaga ang dapat. Dahil ang muscle pump at muscle soreness ay mga senyales na tama yung form na ginawa mo at napakalaki ng tsansa ang pagtubo o paglaki ng iyong muscle. Ano ba yung muscle pump at muscle soreness? Sa mga di nakakaalam, ang muscle pump ay tila pamamaga sa pakiramdam sa bawat set ng exercise na ginagawa mo. Halimbawa, bago ako magsimulang mag-workout, pansinin ang itsura ng aking chest. Pero pagkatapos kong magawa ang tatlong sets ng incline dumbbell bench press, ganito na ang itsura nito. Nasa pakiramdam ko ay parang sasabog ang aking dibdib. Yan na yung tinatawag na muscle pump. Dahil chest day ko ngayon, paglipas ng isa hanggang tatlong araw, mararamdaman ko ang pananakit ng aking chest muscle. Ang pananakit na ito ay tinatawag delayed onset muscle soreness. Sa pinakasimpleng salita ay muscle soreness. Sa mga baguhan, huwag kayong matakot kapag naramdaman nyo ito. Maaaring hindi nyo maiangat ang inyong kamay dahil sa sakit o muscle soreness. Hindi kayo napilayan. Yan ay normal lang sa mga nag-workout. Paglipas ng 3 hanggang 4 na araw, ay kusa rin itong mawawala. Ngayon, paano kung ang muscle pump at muscle soreness ay hindi mo na nararamdaman? Maraming pwedeng maging dahilan. Maaaring overtraining, maling form, pananawa ng muscle sa mga exercises na ginagawa mo, at iba pa. Kapag walang muscle pump at muscle soreness, napakaliit ng tsansa ang paglaki ng muscle. Ibig sabihin, imbis na tuloy-tuloy sa paglaki ang iyong muscle, ito ay hihinto o maaantala sa paglaki nito. Upang maiwasan yan, ganito ang gawin nyo. Ang paulit-ulit na exercise na iyong ginagawa ay maaaring maging dahilan kung bakit walang muscle pump at muscle soreness. Halimbawa, mula nang magsimula ka sa pagbubuhat, ay ganito na ang program mo sa iyong chest. At ngayon ay mag-iisang taon ka na sa gym, pero ganyan pa rin ang program mo. Malamang na mawala talaga yung muscle pump at muscle soreness. Ito ay dahil nagsawa na yung chest mo sa ganitong mga exercises. Upang maiwasan ito, magpalit ng workout program kada 1 hanggang 2 buwan. Halimbawa, mula sa ganitong chest program, after 1 month, ganito naman ang gawin. Sa pamamagitan nito, ay muling mabubuhay ang iyong muscle. Dahilan upang maramdaman mo lagi ang pump at muscle soreness. Isa sa mga mabilis magpalaki ng ating muscle ay ang paggawa ng progressive overload. Ito yung habang tumatagal ka sa larangan ng bodybuilding, dapat ay nagle-level up din yung mga exercises na ginagawa mo. Halimbawa, sa flat barbell bench press, mula sa 60 pounds na binubuhat mo, sa susunod na linggo ay gawin mo na itong 70 pounds. O di kaya, ay kung dati ay 3 exercises lang ang ginagawa mo sa chest, paglipas ng 3 hanggang 4 buwan, gawin mo na itong 4 exercises. Maaari mo ring dagdagan ang sets sa bawat exercise. Kung dati ay 3 sets kada exercise ang ginagawa mo, after 1 month, gawin mo na itong 4 sets.
Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kaparaanan ng progressive overload, kung saan kapag nagawa mo ito ng regular, walang dahilan upang hindi mo maramdaman yung muscle pump at muscle soreness. Napakahalaga ng paggawa ng tamang form sa isang exercise. Bukod sa mararamdaman mo yung pump at soreness, nailalayo mo pa ang iyong sarili sa mga injuries na maaaring idulot mula sa iyong pagbubuhat. Kung noong first time mong magpunta sa gym, ay nakaramdam ka na agad ng muscle pump at maging ng muscle soreness, hindi nangangahulugan ito ay nagawa mo yung proper form. Ang pump at soreness na naramdaman mo ay dahil lamang sa reaksyon ng iyong katawan. Kasi nga, first time mong gawin ang mga ganitong exercise na mabigat, normal lang na makakaramdam ka talaga ng mga ganito kahit pa hindi mo nagagawa ng tama ang exercise. Sa paglipas ng araw, hindi mo na ito mararamdaman muli. Upang muling maranasan ang pump at muscle soreness, gawin mo ng tama ang form ng bawat exercise. Gawin ang full range of motion, kontrolado sa paggalaw, at tamang bigat kung saan masa-challenge ang iyong muscle kapag ginagawa ang exercise. So ayun, malamang isa sa mga yan o baka lahat yan ay di nyo nagagawa kaya biglang nawala yung pump at muscle soreness sa inyo. Dahilan upang tumigil sa paglaki ang inyong muscle. Gusto mo ng mga ganitong tips? Mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you and God bless. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books.